po mga ka-DIY. Good morning po sa inyong lahat. Nandito po ako ngayon sa greenhouse. Yung greenhouse na pinagawa ko. Today po, tuturuan ko kayo ayon sa ating kalaman. Tuturuan ko kayo ng gumawa ng patubo ng Japanese cucumber sa timba. Para lang po timba na nabibili sa mga bake shop. So, mabibili po natin sa bakery sa halagang 35 pesos. Dinisan po natin ng tubig. Para po matanggal ang star margarine. Ito po ay food grade. So, dinagyan ng star margarine. Dapat malinis na malinis. Mapapansin nyo. Ayan, malimit. Malimit siya. Kailangan po natin dinisan. Gagawin po natin, lalagyan po natin ang hiwa-hiwain po natin gaya nito. Para lumusot dito ang ugat ng pipino. Dito po tayo ulit sa greenhouse. Ito po yung timba na may laman tubig. So, kinasingawan na po natin ito ng isang araw. So, lalagay na po natin ito. Kapag na ito, ito po yung sikap, stereotype cup. So, ito po siya. So, dapat po tumapat siya sa tubig. Itong stereotype cup lumapat sa tubig. So, ganito po siya. Para lumapat yung ugat. So, ayan po. Set up natin. Sa greenhouse po tayo. Tapos, ito po yung pagapangan natin. Nakikita nyo po na panipis natin. Bigyan ko po kayo ng update po. Dito-diretso na po siya. So, apat po. Timba. So, lalagyan po natin ang update. So, ang
presyo po ng nutrients is sa isang timba tig-isa po sila ng ganito. Sa isang timba, tandaan nyo po, sa isang timba tig-isang ganito yung snap A at snap B. So isang puno po dito, isang timba ganito po. Natin ang ganito, snap A, snap B, ang bawat timba may laman tubig, isa, dalawa, tatlo, apat. So ang gagawin po natin, haluin natin. So, kailangan po mag-use yung nutrients. Ang gusto natin lagay yung halaman. Itatanong po natin dito, ipino, Japanese cucumber. Haluin lang po natin. Siguraduhin po natin lalapat yung tubig styrofoam cup. Tatanim natin. Batting mix.